Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Sari. Kumusta kayong lahat? So for this video, i-discuss natin ang about sa varicose vein at how to prevent varicose vein. At kung mayroon na kayong varicose vein, paano ma-relieve or ma-reduce ang symptoms like pain and swelling. Kung kayo guys ay nag-work sa isang healthcare facilities like nurses, doctors, kung mahilig kayong mag-travel, kung ang work nyo ay more than 6 to 8 hours at mas mahaba yung time nyo nang nakatayo, ang video na ito ay para sa'yo. Solution tayo guys para ma-prevent natin ang varicose vein. At kung mayroon na kayong varicose vein, ma-relieve ang mga symptoms like pain at swelling. So, narito, isusuotan natin ang ating compression stocking. Nagsuot ako guys ng compression stocking kasi mas mahaba yung time na nakatayo ako sa duty. At para ma-prevent yung varicose vein, nagsusuot ako nitong compression sock. Itong compression sock na to galing to sa hospital. Kasi yung previous na mga sinusuot ko, binili ko lang sa pharmacy. Pero mas mahal kasi siya, so ito free lang, nakuha ko sa hospital. Pwede rin naman tayong magsuot ng mga normal stocking, pero make sure lang na tight siya. Tsaka yung pressure niya between 15 to 20 millimeter mercury. So, sana sa mga nag-work din dyan na mas mahaba yung time na nakatayo, sana magsuot kayo ng compression stocking or stocking kasi malaking tulong talaga guys para hindi kayo magkaroon ng varicose vein. Lalo na yung sa legs natin, nagkakaroon tayo ng mga spider web, hindi magandang tingnan pag magsusuot tayo ng short or mag-skirt tayo kasi kitang-kita talaga. At sa mga may varicose vein naman, magsuot pa rin tayo ng compression stocking para hindi lumala yung varicose vein at saka ma-prevent din or ma-reduce yung pain or swelling na nararamdaman natin. Kasi yung varicose vein, masakit siya guys kapag lumalaki. And then, ang solution lang dyan ay is a laser at napakamahal. So, kaya para maiwasan natin yon, suot tayo ng compression stocking. So, ito guys, mag-night shift ako ngayon. Nagre-ready na ako. It's 9:30 PM. Maaga akong nagising ngayon. Malaking factor din guys, para hindi sumakit yung mga legs at mga paa nyo, ay dapat maganda or comfortable yung sapatos na susuotin nyo. Yun din guys, na-experience nyo kapag mahabang time tayong nakatayo, nangangala yung mga paa natin, tsaka masakit siya. Kaya kung may time kayo sa work nyo, pwede kayong mag-stretching or pwede kayong umupo. At syempre, kung may pagkakataon talagang umupo at magpahinga. Kasi tayo lang din yung magsasuffer. Ayan! Ayan guys. Yung stocking hanggang dito siya. Hindi ko na siya pinutulan kasi okay naman siya. Pwede rin guys yung mga stocking na hanggang nilang, mas okay din yun. O, kahit tumayo ako ng mas mahabang oras, safe yung legs ko, at saka yung blood flow, adequate na nag-flow dito sa legs, pabalik ng heart, at saka sa feet, and sa calf ko. So, comfortable. So, guys, ayan. Diba? And then after that, suot ko na yung medyas. At saka guys, napakalaking bagay din ang pagsusuot ng komportableng sapatos. Dapat make it sure na yung sapatos nyo ay hindi masikip at hindi rin maluwag. Syempre, nasa sa inyo na yan guys, kung ano yung shoes na gusto nyo. Basta yun lang guys yung advice ko. Magsuot tayo ng compression stocking kapag nasa work at saka comfortable yung sapatos. So, that's for today video. Napaka short video lang about varicose vein. And mag-prepare na ako guys para sa work ko. It's at 10 PM na.
See you on my next video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng iba kong video. Good night, guys!